Michael, tinatanggap mo ba si Anna na makasama mo sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, hanggang kamatayan? Opo, Father. Anna, tinatanggap mo ba si Michael na makasama mo sa habang buhay, sa hirap at ginhawa, hanggang kamatayan? Opo, Father. Ay, salamat. Nagkatuluyan kayong magsing-irog. Kumare, idonyo na kayo ngayon. Siyempre naman, eto yatang manugang kung ang pinakamayaman dito sa lugar natin. Huwag nang yaman ang pag-usapan natin. Ang mabuti pa, kumain na tayo dahil ako'y nagugutom na. Oh, mga kanayon! Umpisa na natin ang mahabang dulang. Sa'yo? Okay. Mga kababayan, mga kabarangay, sandali lang po, makinig po tayo. Iniimbitahan po kayo ng aking boss, ang mabait at mapagkandili na si Michael Tantoco, upang basbasan ang kanyang lansya. Ito po tayo. Halinao kayo. Nakapwesto na mga bata. Mga kabarangay, ito tayo sa bagong lansya ni Mr. Tantoco. Samahan nyo kami. Tidak!
Knife? Sponge? Kumusta ang boss ko? Ligtas na siya. Ay, salamat. Pero kinailangan naming tanggalin ang kanyang testicles. Kasi grabe ang damage sa kanyang organ. Ibig niyo sabihin kinapo niyo si Sir Michael? Ganun na nga. Tawag pansin niyan damit mong pangkasal, ha? Bari mo na yan. Pasuot mo sa kanya. Ayoko makikitaan niyo ako. Huwag ka na magreklamo. Alangan naman kasi kung siya makitaan niyo. Sige, Ubad. Bahala kayo. Wala akong bra. Sige, magpanty ka na lang. Wala rin akong panty. Pero merong shorts. Inutil kayong mga pulis! Tatlong araw nang nawawala ang asawa ko. Hanggang ngayon, wala pa kayong lead kung nasan siya. Siguradong tatawag ang mga kidnappers para humingi ng ransom. Oras na tumawag sila, madali na natin silang matutunton. Maghapon magdamag na nag-aantay ang mga tauhan ko sa telepono sa bahay. Hanggang ngayon, wala pang tawag ang mga kidnapper. Maghintay-hintay ho muna tayo. Sa ngayon, telepono ho muna ang mabisang paraan. Para makaugnay tayo sa mga taong dumukot sa asawa nyo. Mawalang silbing pulis! Hello, sir. Tungkol to sa tinawag ko sa inyo kanina, na ino-offer ni Mr. Tantoco yung 1 million peso reward. 1 million? Oh. 1 million. Kung sino man makakapagturo kung saan naroon ang asawa ko. Magandang lead yan. Mas maganda kung headline. May bonus kayo sa akin. Thank you, Mr. Tantoco. Abangan nyo na lang bukas. Aasahan ko yan. Sige, sir. No! Ibat mo nga yan? Si Johnny! Si
Sir Johnny po? Dali, pati ko, tatamaan sa akin. Alam ko nandyan siya. Wala po siya, ma'am. Huwag ka magsisinungaling! Kakalbuhin ko yung kikilay mo! Lagi mo lang siya pinagtatakpan! Police. Wala po siya, ma'am. Duma po sa puno ng kalachuchi. Ay, sa kulasisi pala. Ay! Pambihira ka naman, oh. Punyeta! Pambihira ka naman, oh. Lalo tayo nahahalta sa pamali-mali mo, eh. Lalo ako nabubuking. Sige na. Magtrabaho ka na dyan. Para masenso naman tayo. Pala yung mga dekorasyon ng kasal namin ni Ana. Parang peklat sa sugat. Hindi pa gumagaling. Oh, bossing! Dahan-dahan lang! Mahilom na ang inyong mga sugat. Sabi ng doktor, mga ilang araw na lang, makakalakad na kayo. Huwag kayong mag-alala, bossing. Hahanapin ko yung mga taong dumukot kay Ana. Dudrugin ko rin mga bayag nila. Tama na. Sige na, iwan muna ako. Sir Michael! Sir Michael! Andito na po si Ana. Kagaya po ng inyong hiniling, binibigay ko na po ang aking anak. Kayo na po ang bahala. Galingan mo, ha? Sige po. Sige po. Sabi ni Inay, pakakasalan niyo rin naman daw ako eh. Hintayin na lang natin ang araw ng ating kasal. Para sa isang direhen, hindi masamang magkasal.
Wala na namang kape. Makakapag-abono na naman ako ng pambili. Ay, nako. Buhay talaga, oo. Ayan, sir. Tignan ko lang kung kaya niyong lunukin yan. Ah, ang sarap! Oh, sir. Pretending, ha? Anong pretending? Eh, talaga namang masarap, eh. Aminin na natin palpakan tinayun yung detective agency. Para sa ganun, humanap na lang kayo ng iba pang pagkakakitaan. Iba? Eh, ano? Halimbawa, mag-macho dancer na lang kayo. Tutal eh. Sa laki ng hinaharap nyo, maraming mag-uunahan sa inyong badang, badong at bading. Alam mo, di ko kaya lunukin ang sinasabi mo. Sila? Lulunukin nila ng buong buo. May kasama pang higop. Huh. Alam mo ikaw, habang tumatagal, masyado nang palagay ang loob mo sa akin, ha? Hindi mo na ako nire-respeto. Teka, anong susunod sa higop? Sip-sip? Excuse me, sir. Ang sinasabi ko, hindi ko kayang salaulain ang kaisa-isang natitirang yaman sa buhay ko, ang pagkalalaki ko. Kesa naman ganito, anim na buwan na tayong walang tanggap na trabaho. Eh, kung hindi lang talaga kayo napamahal sa akin, eh, matagal ko na kayo nilayasan. Magmula nung tinayutong agency. Kahit minsan ba nakatanggap ako ng sweldo, hindi! Ako pa nga madalas ang nag-aabono ng pambili ng asukal, kape at merienda. Huwag kang mag-alala. At kapag natuloy, ang iniisip ko, mababayaran na natin ang lahat ng pagkakautang natin dito. Lahat ng inabunuhan mo, babayaran ko. Plus interest. Okay lang. Kay Ana, nakatitiyak akong virgin siya. Kaya siya ang napili kong pakasalan. Paano kayo nagkakilala? Anak siya ng mag-asawang mga hawa ng isda sa aking konsignasyon. Pamilya na mag-iisda? Hindi ang klase na makakasiguro ka sa kadalisayan ng pagkababae. Huwag mo nang dalirutin pa. Basta nakakasiguro ako. Birhin siya. 100%. Sabihin mo sa akin kung sinong taong hindi mo kampera. Maraming magkaka-interest na hanapin si Ana. Dahil sa gantimpala, kumbaga sa auntie, open season, libre sona, lahat pwedeng lumahok sa laban. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang pakulo. Mauna magaling, matira matibay. Siguradong ako yon. Itinakas ang bihag sakay ng bangka. Ibig sabihin, malapit sa dagat ang kuta na... Sir, gusto po yung 1 million. Well, ayon sa mga nag-gather ko na information, natukoy na ang general area na pinagtataguan ng mga kidnappers. Malapit na nating makuha ang gantimpala. Johnny! Johnny! Si Evelyn ho, sir. Ha? Patay! Arahangin mo! Ayoko mapikot! Johnny!
susundan kita! Lumamon. Ang tamad-tamad mo naman. Kanina pa kita inutusang bumili na ng banog, ah. Wala naman po kayong ibinigay na pambili. Eh, di utangin mo. Ayaw na po magpa-utang. Talaga, sigil ka, sumasagot ka pa. Kung hindi ka na-disiplina ng natigok mong ama, ako ang puputong sa sungay mo. Pare, sandali. Huwag mong sakpan yung bata. Huwag kang makialam. Pare, mali yan. Malalaman niya ng bantay bata. May bantay-bantay bata ka ba? Hindi mo pinapanganak ang taong mabasag sa bayag ko! Ilan! Ilan! Ayyakan mo rin! Takbo! At hindi pa rin pinapanganak ang taong tutusok sa dibdib ko. Hindi ako si Dracula. Ulul! Aray! Ayaw! Nakakarami ka na. Pinag-ibigyan lang kita. Ah, gano'n na! Jan! Sige! Uy po! Ano ba? Hindi laman! Hindi! Hindi! Dali! Dali! Hindi ako pinagpawisan sa'yo, ah. Okay mo! Tumakot ka! Tulog na ang problema mo. Tanong lang, ho. Ano ho yun? May alam ba kayo tungkol dun sa babaeng bagong kasal na kinidnap? Ay, wala ho. Sa iba na lang ho kayo magtanong. Oy, ba't ka ba sunod na sunod? Eh kasi kung sino-sino ang tinatanungan mong tao eh. Eh ako, alam ko. Anong alam mo? Yung mga pagtuturo sa taong hinahanap mo. Ha? Sino? Kailangan, isama mo muna ako. Kung hindi, hindi ko sasabihin. Oh. Oh, ayan. Damit pang kasal? Saan galing to? Napulko yun sa tabing dagat. Sabi ng mga kapitbahay namin, yan daw yung suot ng nobyang dinukot ni Gilier. Sinong Gilier? Siya ang pinuno ng mga tulisang dagat. Saan ko siya pwede matagpuan? Yan lang, malapit lang. Anak ka ng bumbuy talaga. Sa laki ng bundok na yan, tatanda ka na, hindi ba natin makikita yun? Ang gusto kong malaman, yung tama magtuturo sa kanya. Sino yun? Yun ba? Doon natin siya punta sa Pasipiko. Ha? Gagawin pa ang Magellan? Pampihira ka talaga, oh. Sa mga gustong tukuyin kung sino tayo, pinakamakulit si Johnny Laguna. Sino si Johnny Laguna? Yung private detective. Ginagalugad niya itong buong isla natin para hanapin ka. Tukoy na pangalan mo, Gilier. Paano niyo nalaman? Nagtaka rin nga ako eh. Magaling pumili ng informer. Baka nga sa panahong ito, madiskubre na rin ang lugar natin. Sige, ayusin mo yan.
Ako ang babanat sa kanya. Hindi ko sinabing patay mo siya. Takutin mo lang para tantanan na ang paghahanap sa bihag natin. Kwento ka ng kwento eh. Inom! Ano naman, tagay? Ano ba problema mo? Ah, huwag mo masyadong isipin nyo, pare. Brad, magtatanong lang. Tungkol sana to sa nobya ni Mr. Tantoco na kinidnap. Teka, sandali. Ba't ginagawa mo rito? Ba't ka narito? Pasalamat ka, sinundan kita. Kundi patay ka na. Iniligtas kita sa mga kaaway mo. Ganun ba? Salamat, ha? Ah. Teka lang, Johnny! Johnny! Johnny, ang sugat mo! Sariwa pa! Baka tukuin ka! Uy! Tako ka rito!
Laguna. Oh, Johnny! Johnny Laguna! Pwede ba? Sara mo muna yung zipper mo. Ay, skandaloso ba? Nandito ako para makipag-usap ng matino. Matino ka, ha? Bihira ngayon yan. May hinahanap ako mga masasamang loob. Ah, yan! Kakamping ako! Thank you.
Tagilid tayo sa araw pag sumugod tayo. Ako ang bahala. Ano ang ginagawa ng M203 kong ito? Ikaw ang bahala. Kami naman ang kawawa. Mapapatay mo sila. Patay din tayong lahat. Sa gabi tayo. Susurpresahin natin sila. Yes, sir. Eddie, matulog muna tayo. Thank you.
Diyos ko. Wow. Bakit? Natin sila ngayon nakahanapin. Magpaumaga na tayo. Mahirap sila makita sa dilim. Patay! Parito na! Tao nga naman dyan eh. Ano ngayon ang tao? Pag sa pera, sisisirin kahit pinakamalalim na dagat. Aadyuhin pinakamatarik na bundok. Sabi nga ng kano, money is the root of all evil. Hoy! English yun na! Ikaw pati, alam mo ba yun? Ang pera daw ang ugat ng lahat ng kasamaan. Masarap ba maging masama? Kahit sinong tao, magpapakamatay. Makahawak lang ng 1,000,000 piso. Kahit ilan milyon pa, hindi kayang tumbasan ang buhay ng isang tao. Kahit ilang buhay ko, itataya ko. Makuha ko lang ang gantimpala sa pagbabalik ng asawa ni Mr. Tantoko. Ang problema, saan natin sila hanapin para tayong namamana sa dilim? Araw na araw eh, dilim. Ang sabihin mo, parang naninirador tayo ng ibon sa gubat. O kaya, para tayo naghahanap ng karayom sa bunto ng dayami. Ang karayom, kahit apakan mo, hindi siya masasaktan. Kaya hindi mo siya mapupuna. Pero ang tao, pag tinamaan ang tirador ko, tiyak, are siya. Uy, ibon! Bakit? Sir, may tumama sa akin. Nandyan. Nandyan sila sa ibaba.
babae natin. Pagtago ka nga dyan. Biyag kita. Akala mo ba matapang ka sa ginagawa mo? Kung tunay kang lalaki, huwag kang magtago sa likod ng babae. Ano? Square na lang tayo? Sige, putok mo. Kundi sumabog ang ulo ng babaeng gusto mong iligtas. Sapat. Pagpahinga naman muna tayo. Konting pawis, pahinga ka agad. Paano natin makikita yung mga yun? Oh, tayo na. Ay! Ba? Huwag mo bitiwan, ha? Ganito? Ito. Ay! Madali lang yan. Huwag may bitiwan. Ganyan? Ha? Para floating.
Juan? Huwag mong bibitiwan, ha? Hindi, hindi kita bibitiwan. Natatakot ako. Yan. Natatakot ako, eh. Ano ka ba? Papatayin mo ba ako? Sa ganda mo. Pwede ba kitang patayin? Mamahal. Sabi ni Inay, pagkakasalan niya rin naman daw ako eh. Hintayin na lang natin ang araw ng ating kasal. Para sa isang biren, hindi masamang magkasal. Anong iniisip mo? Naisip ko lang. Ano yan? Na sana magbunga yung ginawa natin pagmamahalan kanina. Iniisip mo magkakaroon tayo ng anak sa ganito kapangit na paligid? Kontento na ako sa kuwebang ito. At maligaya na rin akong dito magpalaki ng ating pamilya. Maligaya kang nakakulong. Nakakulong? Para tayong mga bilanggo rito. Takot matuklasan ng ibang tao. Takot lumantad sa mundo. Ang mahalaga, ligtas tayo sa paghihiganti ni Michael. Kita mo naman yung ginawa niya. Hanggang dito ba naman sa kagubatan, pilit niya tayong sinusundan? Dito, tagong-tago tayo. Hindi tamang tinakasan ko siya. Dapat hinarap ko siya ng lalaki sa lalaki. Paano kung napatay ka niya? Pwede rin siya napatay ko. Pabayaan mo na lang siya. Total,
Hindi naman niya siguro matatagpuan pa itong pinagtataguan natin ngayon. Kaya wag mo lang siyang intindihan. Hanggang kailan natin siya pwedeng pagtaguan? Hanggang kailan pwedeng takasan? Johnny! Dito papunta ang mga patak ng dugo! Malamang! Narito sila! Eh, ano to? Pasador! Ngi! Hindi rin pala matutuloy ang honeymoon ng dalawa kong nagkataon! Bakit? Dahil may rigla ang nubya! Paano mo natiyak na sa kanya yung pasador na yan? Yeah! Evelyn, paano ka nakarating dito? Walang hiya ka. Tinatanda ako sa kahabol sa'yo. Naku, matutuyuan na ako pag humabol pa ako ng humabol! Sweetheart! O ano? Baka kasalama ba ako o hindi? Pagkakasal naman kita eh. Kaya nga ako nandito para makakuha ko ng malaking pera. Talaga? Oo, para nga panghanda sa kasal natin. Diba? Sweetheart, alam mo namang mahal kita eh. Miss na miss na nga kita eh. Ikaw, hindi ba ako naminis? Babawang baril mo! Kinyer! Kinyer, bakit ka? Pabayaan mo na kami. Hindi, sumama ka sa akin.
Laging bandida ka lang. Hoy, bilisan mo! Yes, sir! Dali! Bilisan nyo! Lumabas na kayo dyan! Oh, anong ginagawa niyo dyan? Huwag kayong tatakbo! Ilalawit ko bet nyo! Sige! Laban! Hayop si Michael. Hindi mo alam kung anong maaari niya gawin kapag ibinalik mo ako sa kanya. Wala akong pakialam. Ang importante sa akin, makakuha ko yung premyo. Liga. Bala sa mga yan, ha? Kung papakawalan. Iyahatid ko lang itong premyo natin. 1,000,000 piso. Magkano'ng balato gusto mo? Huwag ng balato. 4 the love na lang. Uso pa rin pala sa'yo yun, ha? Sa akin din, 4 the love of money. Sige. Thank you.
ospital, nakuha niyo na si Ana. Pakawalan niyo na kami dito. Tumahimik, Bidan. Kaibigan mo, pakawalan mo kami dito. Kailangan niyo tulong namin. Ano ba? Ana!
kong patayin ang asawa mo. Huwag mo akong inamay! Nalamunin na rin lang ako ng impyerno. Nasama na kita! Ka ngayon. Nagbibiro ka ba? Hawak kong bayad mo. Pulol, hindi mo ko kayang sindakin. Gusto na takot ko. Wala na akong bayad. Sorry, nakalimutan ko. Sana ang kasal namin ni Michael ay kasama ng natupok ng apoy ngayon.
Mula ngayon, Ana, hindi ka na mahihiwalay sa akin. Kasan mo ko. Sinabi ko na sa'yo, hanggang sa dulo ng impyerno, sundan kita. Dahil mahal na mahal kita. Adyan ka pa rin. Pagkatapos sa maraming putok ang inabot ko, suko na ako. Talaga? Iyong-iyon na ako. Teka. Bakit? Hindi terno eh. Anong hindi terno?